afternoon mga kabutingting. Welcome back. Isang maulang hapon na naman sa ating lahat. So ayan, maghapon na naman yan. Umuulan dito sa amin. Ilang araw nang patuloy yung pag-ulan. Masambasa na yung kapaligiran natin. Yung lupa natin ay nagbuburak na dito, no? Nagpuputik na. Dahil ilang araw na nakababad sa tubig mga kabutingting. So medyo nakakatamad na rin yung panahon natin. Wala tayo masyado magawa kasi nga umuulan. So hindi naman tayo pwedeng magpabasa sa ulan kasi medyo sinisipon at inuubo na rin tayo. Ayan, baka medyo lumala pa. Pero huwag kayo mag-alala, ubo at sipon lang to dahil meron akong pang-amoy sa panlasa. Kaya siguradong okay na okay lang tayo. Kaya konting gamot, konting vitamins lang to, magiging okay din tayo, no? Ayan, kaya kayo, ingat kayo, lagi kayong magbabitamins, lagi kayong magta-take ng vitamins ngayon tag-ulan dahil nga uso yung sakit na ganyan, sipon, ubo, so mahirap na sa panahon na to, kailangan eh, lagi tayong malakas at healthy, di ba? Ayan, and then ito nga pala, papakita ko sa inyo dito mga kabutingting, yung ating Tolomes Probiotics galing kay Boss Ariel Sikat Salazar, ayan. So inisponsoran niya tayo dito ng 10 Tolomes Probiotics mga kabutingting, di ba? So nung nakaraan, nagjo-joke lang tayo na baka naman. So ito na mga kabutingting, 10, no? So buwan-buwan tayo bumibili na ito mga kabutingting dahil nga hindi ito nawawala sa sistema natin dahil napakaganda nito para sa mga alagang hayop natin, no? So buwan-buwan bumibili ako na isang bote. And then ito nga, inisponsoran tayo dito sa ating Daddy Butingting's Mini Aviary ng 10 piraso. So hindi ko na kukumputin kung magkano yan. Yan, so alam nyo naman kung magkano isang 500 ml ng Tolomes Probiotics, di ba? So napakalaking tulong nito. Maraming salamat kay Sir Ariel Salazar ng Tolomes Probiotics. So kung naghanap kayo ng magandang probiotics mga kabutingting, eto Tolomes Probiotics, eh subok na. Matagal na subok ng mga champion fanciers natin mga kabutingting, katulad ni Sir Reggie Cruz, Mr. Consistent. Ayan, hindi nawawala sa kanyang sistema to. Ayan, pati si X Makina, ayan, ginagamit din niya etong Tolomes Probiotics mga kabutingting. Kaya doon na tayo syempre sa subok na, matagal ng subok ng mga veteranong fanciers, no? At ginagamit din to sa mga lovebirds at hindi lang sa lovebirds. Ayan, sa ibang mga hayop, pwede rin siya. Pwede sa aso, pwede sa baboy, sa baka, sa kuneho, sa pusa. Ayan, pwede kahit saan, no? So, napakalaking tulong nito sa ating mga hayop kasi itong mga to ay mga live good bacteria. So, kapag ka pinainom natin to sa ating mga alagang hayop, mga kabutingting, eh, mabubuhay sa loob ng katawan nila yung mga live good bacteria na yon. At kapag ka mas marami yung good bacteria sa loob ng katawan ng isang living organism, syempre mas healthy, no? Mas maganda yung immunity nila at mas malakas yung katawan nila kontra sa kahit na anong sakit, no? So napakaganda nito sa mga alagang hayop natin. Kaya pag naghanap kayo ng probiotics, eh nang kunin nyo Tolomes Probiotics. Ayan, so ito nakapangalan sa atin, no? Butingting, hahirapan tuloy yung nagdi-deliver. Hindi alam ko sana hanapin yung pangalang Butingting dito sa amin. Ayan, shoutout tayo sa nag-deliver nito. Maraming salamat, no? So for today's video naman mga kabutingting, ito yung lumang cage natin dito. Ayan, yung double cage natin dito. At yung ating mga pinagamitan na nest box, eh gagamitin natin ngayon dahil i-convert natin itong mga nest box natin at ilalagay natin doon sa mga bagong cage na nabili natin. O doon sa isang bagong cage na nabili natin at doon sa isang cage natin sa may corner. So i-convert natin yung mga nest box natin dahil yung kanyang pinto, ayan, hindi ko pa nalinis yung nest box natin, eh nandito mga kabutingting sa may gilid. So yung style kasi ng mga nest box natin, eh ayan, ganyan. Ilalagay mo siya ng ganyan dito rin, ayan, di ba? So pag ganyan yung pahaba yung kanyang style ng nest box natin. So dito yung pinto, di ba? So ang gagawin natin, i-convert natin to kasi ilalagay natin yan sa harapan ng mga kulungan. So kapag ka nilagay natin yan ng ganito, yung pinto nandito, medyo mahirap silipin, di ba? Kailangan nandito rin yung pinakapintuan ng nest box natin. Eh medyo bungad pa rin ako hanggang ngayon, no? Ayan. So i-convert nga natin to and then medyo babawasan na rin natin ng konti kasi medyo mahaba yan. Ayan, 8x8x15 yung haba nito. So medyo mahaba yan mga kabutingting. Kaya babawasan natin. Gagawin lang natin siyang 8x8x10. Ayan, gagawin natin standard size. Yun yung pinaka standard size ng ating mga African lovebirds. Kapag kalumit pa dun, eh medyo masikip na yon para sa kanila. Yun na dapat yung pinakamalit na nest box na gagamitin natin. So lilitan natin kasi lalagay nga natin sa harapan ng kulungan. Ayan, so kapag nilagay natin ng mahaba yan hanggang dito, so malaki yung matatakpan. So mula dito hanggang dito matatakpan. Kaya lilitan natin ng konti. Katulad ng ibang mga nest box natin. Ito, pakita ko sa inyo ibang nest box natin na ginagamit. Ayan, so ito, pasok tayo sa ating mini aviary dito. Papakita ko sa inyo yung
nest box natin. Ayan. So, ganito yung gagawin natin. Napakadilim pa, nabuksan muna natin yung pinto. Ayan, ganun pa rin. Madilim pa rin. So, ito yung ilan sa mga standard size na nest box natin. Ayan. 8x8x10. So, nasa harapan nga siya ng kulungan. Ayan. Diba? Medyo madilim lang. Nasa harapan siya ng kulungan ngayon. No? Kaya nga medyo maliit lang yung size. So, kung di natin babawasan yun, hanggang dito yung matatakpan. So, medyo masaguhan ng tignan. Ayan. And then, ito. Nandito rin yung pinto niya. Ayan, diba? So, nasa may likuran. Wala dito sa may gilid. Kasi kung nandito sa may gilid, medyo alanganin yung pwesto. Mahirap silipin, diba? So, dito natin ilalagay yung isang i-convert natin. Ayan. Dito sa kulungan ng ating mga export quality birds dito. Ayan. Napakaganda mga opaline. Ayan. At yung isa dito sa bagong 17x24. So, ayan. Makikita nyo dito mga kabuting-ting. Dito sa sulok. Ayan. Ganyan nga yung style ng kanilang nest box. Nasa labas. Nakasabit. At standard size lang din. Mga 8x8x10. Ayan. So, ganun din yung gagawin natin. Kukonvert natin yung isa. At isasabit natin dito sa bagong cage natin dito. A few moments later. So, yun mga kabuting-ting. At nagawa na nga natin liitan yung mga nest box natin. Ayan. Maliliit na yung dalawa nest box natin kanina dito na 8x8x14 o 15 kanina. Ngayon, 8x8x10 na lang to. So, ito na yung pinagputulan nila. Ayan, di ba? So, kanina, ganyan kahaba yan. So, ngayon, ito, ganyan na lang. Di ba? So, laki na ang diferensya. So, sarado na rin yan. At yung pinto nga, na-convert na natin ito. So, dito na binubuksan yung pinto. Ayan, hindi na sa gilid. Kasi kung sa gilid yan, ilalagay kasi natin yan sa harapan ng kulungan. Ayan, parang ganito. Ayan, ganyan yung style na gagawin natin. Kung nandito yung pinto niyan, ayan, medyo mahirap buksan, di ba? Nasa gilid. So, mabubuksan naman, pero mahirap silipin. No? Dadali mo pa yung ulo mo banda dito para masilip yung nest box natin. Ayan. Kaya ginawa natin, kinonvert din natin yung pintuan. Ginawa natin bumubukas dito sa may likuran, di ba? Ayan. So ito, pakita ko sa inyo. Dadali natin sa ating aviary. Ayan. So medyo madilim na rin. Nasa mag-alas 6 na rin siguro ng hapon. Ito pa sa pagkakas dito. Ayan. So baligan tong style nga yung gagawin natin. Ayan, di ba? Nasa harapan yung nest box. And then nakasabit. Ayan. Wala sa loob para maluwag. So, itong isa na to, ilalagay natin to dito bukas. Ayan. And then, yung isa pang ginawa natin, ilalagay natin dito sa bagong kulungan natin. Ayan. Dito rin natin, ipapwesto yan. Ganyan. Diba? Para maluwag yung 17x24 natin. Kahit na maliit yung sukat, pero mas maluwag siya. Kasi nga sa labas natin, ilalagay yung nest box natin dyan. Diba? So, bukas, pwede na natin papasukin ng nest box lahat ng bagong mga pairings natin dito. So magmula dito kay Cardo, kay Lia, dito sa ating mga Blue Misty, Opa, ayan kay Orange and Lemon mga kaputing-ting, at dito sa ating mga quality export na ibon, ayan. Pwede na natin silang i-breed ng sabay-sabay bukas. Papapasukin na natin sila ng nest box. So isasabit lang natin to bukas. So bukas ko na siguro isasabit to sa mga kulungan, ayan, dahil nga medyo hapon na rin, mag-alas 6 na rin ng hapon, hindi pa tayo nakapagpakain ng mga warriors natin, kaya bukas ko na isasabit yung mga nest box natin, no? And then sabay-sabay nga natin sila papapasukin sa mga nest box dito, ayan. So meron tayong sa 2, 3, 4, 5, 6, ayan, bali 6 mga kabuting-ting yung sabay-sabay natin papapasukin ng nest box bukas, mga bagong breeders natin dito sa ating mini aviary. Ayan. So, yun na muna para sa araw na ito mga kabuting-ting. Dumidilim na rin, no? So, like, share, and subscribe. Ingat mga kabuting-ting.